Madalas, iniisip natin na ang ear infections ay sa bata lamang nangyayari. Bagamat hindi ganoon kadalas sa big kids and adults, maaari pa rin itong mangyari. Nangyayari ang ear infection dahil sa pamamaga ng isa o parehong eustachian tubes. Ito ang nagkokonekta sa middle ear at likod ng lalamunan. Sa video na ito ay pag-uusapan natin ang mga common types ng ear infection, mga sintomas, kung paano makaiwas dito, at mga maaari mong gawin kapag nakaranas ka ng ilang sintomas nito. Ang pamamaga ng eustachian tubes ay maaaring magsimula sa simpleng sipon, impeksyon sa lalamunan, acid reflux, o kaya allergies. Ang pamamaga na ito ay pinipigilan ang pagdiskarga ng mucus sa tenga na nagiging dahilan ng pamumugad ng mga viruses o bacteria sa middle ear na nagiging sanhi naman ng pagkakaroon ng pus o yung tinatawag natin na nana. Ilan sa mga dahilan ng ear infection ay ang biglaang pagbago ng altitude kung nasa mataas na lugar halimbawa, pabago-bago ng panahon, exposure sa usok ng sigarilyo, at paggamit ng pacifier para sa mga bata. Narito ang ilan sa mga common types ng ear infection. Ringing ears o tinnitus. Ang tinnitus ay isang kondisyon kung saan nakakarinig ng isang tunog ang isang tao, ngunit hindi nito masabi kung saan nanggagaling ang tunog. Maaring isang matining na tunog ang kanyang naririnig. Maari din namang isang mababang tunog ito. Isa sa dahilan ng kondisyon na ito ay ang madalas na pagkaka-expose ng isang tao sa isang maingay na lugar o madalas pagkakarinig ng mga malalakas na tugtugin. Itchy ears. Madalas na dahilan ng pangangati ng mga tenga ay fungal infection. Iba pa sa mga sanhi nito ay ang mga skin diseases gaya ng psoriasis o dermatitis. Minsan naman ay dahil sa allergic reaction. Clogged ears. Iyan ang dahilan ng mga earwax o tutuli na namumuo sa loob ng tenga. Iba pang dahilan ng pagkakaroon ng clogged ears ay ang biglaang pagtaas ng altitude, mataas na lugar o sa loob ng airplane halimbawa. Madalas na pagpasok ng mga foreign objects sa loob ng tenga tulad ng cotton buds, earphones at iba pa. Pagkakababad ng matagal sa swimming pool na maaring maging sanhi ng pag-build up ng mga bacteria sa loob ng tenga. Mahalaga na agad nating makita ang mga sintomas nito sa isang tao upang maagapan agad at hindi na lumubha ang kondisyon. Ilan sa mga sintomas ng ear infection ay ang mga sumusunod. Pamumula ng tenga. Madalas na paghila sa tenga. Madalas na pag-iyak para sa mga bata. Hirap makatulog. Mataas na lagnat. May fluid na tumutulo mula sa tenga. Hirap sa pagbalanse. Hirap makinig lalo na sa mga klase ng tunog na tahimik. At pananakit ng tenga. Kapag nakaranas ng pananakit sa tenga, lalo na sa mga bata kapag dumaing sila ng sakit, pinakamagandang gawin ay ang magpunta o dalhin sila sa ospital upang patingnan sa doktor. Pero, kung hindi naman posible na agarang makapagpatingin o madala sa ospital o malapit na clinic, may mga first aid tips na maaaring gawin na halos lahat ng doctors ay sumasang-ayon naman at safe gawin para mabawasan ang discomfort na nararamdaman. Narito ang mga maaari mong gawin sa bahay. Pain reliever. Ito ay magandang paunang lunas para mabawasan ang sakit na nararamdaman. Ngunit kung masyado pang bata ang pasyente o di naman kaya ay hindi sigurado sa dosage na dapat ipainom sa bata, hindi ito maipapayo. Ayon sa American Academy of Pediatrics,
Maaring gumamit ng over-the-counter pain relievers para sa pananakit ng tenga ng mga bata at ng matanda. Ngunit, importanteng alamin muna ang dosage ng gamot na ibibigay. Pagtulog sa isang banda lamang. Ang paghiga sa kama ng nakatagilid ay makakatulong rin para maiwasan o mabawasan ang sakit na nararamdaman. Para hindi makaramdam ng pressure ang nananakit na bahagi, maaring ipatong ang hindi nananakit na bahagi ng tenga sa unan habang nasa itaas naman ang masakit na banda na tenga. Cold o warm compress. Madalas nang ginagamit ang cold o warm compress sa anumang bahagi ng katawan na nananakit. Pwede itong gamitin sa pananakit ng tenga ng mga bata. Maaring mamili kung malamig o mainit na tela ang gagamitin. Depende sa kung saan komportable ang lalagyan. Ipatong lamang ito sa nananakit na bahagi sa loob ng 10 minuto. Mag-bubble gum. Ang pagnguya ng bubble gum ay nakakatulong na mabawasan ang pressure sa tenga at nakakapagpaginhawa ng sakit na nararamdaman kung ang sakit sa tenga ay dahil sa pagbago ng air pressure kung tulad ng pagsakay sa eroplano o nasa biyahe at nasa mataas na lugar ka na. Humiga ng mataas ang ulo. While it may sound strange, ang pag-upo o pagtulog ng nakaupo o elevated ang upper body ay nakakatulong na ma-drain ang fluid sa eardrum. Ito ay nakakapagpabawas ng pressure at sakit sa tenga. Antibiotics. Bukod sa mga nabanggit na remedies, kapag nagpunta ka sa isang doktor ay reresetahan ka ng tamang antibiotic upang makatulong sa pagpuksa ng mga bakterya na nagsasanhi ng ear infection. Kailangan mo muna magpakonsulta sa doktor dahil iba-ibang antibiotics ang maaaring ibigay sa iba't ibang tao at iba't ibang kaso. Tandaan lamang na huwag mag-self-medicate ng antibiotics dahil maaaring walang maitulong ito sa iyo kung hindi pala tama ang ininom mo. Ang ear infections ay madalas nawawala o gumagaling na lang ng pusa. Ang kailangan mo lang gawin ay uminom ng pain relievers at obserbahan ito. Maging alerto ka kung gumiginhawa ba o mas lumalala ang sakit at iba pang sintomas na kasama nito. Narito ang mga sintomas kung saan kailangan mong magtungo agad sa doktor. Kapag may napansin ka na fluid na lumalabas sa iyong tenga gaya ng pus or blood. Mataas na lagnat, masakit na ulo, at pagkahilo. Kung sa tingin mo may bagay na na-stack sa loob ng iyong tenga. Kung namamaga ang gilid ng iyong tenga na masakit, nangihina ang side na iyon ng iyong mukha, at hindi mo magalaw o magamit ang muscles na apektado. Nakaranas ng sobrang sakit sa tenga at biglang nawala agad. Ito ay maaring senyales ng ruptured eardrum. Ang mga sintomas ay hindi nawala o humupa, bagkus ay mas lumala pa ito sa loob ng isa o dalawang araw. Paano maiiwasan at maa-aksyonan ang ear infection? Tandaan lamang ang mga ito upang hindi na magkaroon pa ng impeksyon sa tenga. Ugaliing maghugas ng kamay. Iwasan ang mga matataong lugar. Unti-unting pagtigil sa paggamit ng pacifier para sa mga bata. Pag-iwas sa second-hand smoke or smoking. Iwasang linisin ang tenga everyday. Sana ay nakatulong kami sa'yo. Kung gusto mo pa ng ibang videos na katulad nito, lalo na sa kalusugan, mag-subscribe ka lamang sa aming channel. Thank you for watching and have a great day!